Type 1 diabetes mellitus, ito ay kadalasan nagsisimula during childhood. Ito ay autoimmune. Bakit? Yung katawan mo nagproproduce ng antibodies na inaatake yung pancreas mo sa di malamang dahilan. Ang cause nito, walang napoproduce na insulin yung pancreas mo. Type 2 diabetes mellitus, yung importante naman dito is yung insulin resistance. Yung pancreas mo nagpo-produce pa din ng insulin, ngunit yung mga cells mo sa katawan nagiging resistant or hindi na sila nagre-respond sa insulin. Gets ba? Okay! At paano na de-determine kung diabetic ka? May tatlong blood test na kadalasan ginagawa para ma-diagnose ito. Nandiyan ang HbA1c, fasting blood sugar, at ang glucose tolerance test. Halimbawa na lang sa fasting blood sugar. Kapag ang sugar mo ay 99 or mas mababa pa dito, ito ay nasa normal range pa. Kapag naman 100 to 125 milligrams per DL na yung blood sugar mo, ibig sabihin, pre-diabetic ka na. Ibig sabihin nun, maaari na itong tumuloy sa diabetes. So, anong dapat gawin? Magbawas ka ng timbang, mag-exercise ka, mag-diet ka. At syempre, kapag umabot na ng 126 milligrams per DL or pataas yung iyong blood sugar, diabetic ka na. So, other than your maintenance meds, dapat ituloy mo pa din ang lifestyle changes para ma-avoid natin yung mga complications. Okay? Ingat!